tapos nahirapan man siya kung magtrabaho siya sa Lambaw, diri sa Ligos. Nahirapan man siya kay mura lang ang sweldo niya. Sabi niya, mama, mag-ano ko, punta ko Maynila. Dahil mangarap ko na makapunta ko sa ibang bansa. Sabi ko, sige anak, kahit para ma-experience ka. May, noon, mayroon mang mga recruiter na pang Japan. Sabi niya, sabay na lang ako, mama. Kahit sa Japan ko or Middle East, kahit saan na bansa, magpunta ako para makahaon tayo ng kahirapan. Sabi ko, ikaw lang kung gusto mo. Sige anak, kung gusto mo, ikaw na bahala, basta may pinag-aralan ka na. Kahit saan ka mapunta, na anak ay pinag-aralan. Nakatapos ka na sa medical. Noon, nakasabay siya. Mahirap man noon magsabay-sabay sa ibang mga recruit. Mayroon man na kunin ka lang dito sa dito mag-recruit, tapos pagpunta ng Maynila, ano na ka na aywan ko lang, ano lang klase ng ina-ana. Naglayas siya. Tapos, paglayas niya, wala siyang mga kilala sa Maynila. Pinalalaman niya yung BP niya, yung paglayas niya sa building, nag-ano sila, naglugtong-lugtong ng kumot. Dalawa sila nagsabay. Naglugtong-lugtong sila ng kumot galing sa second floor papunta sa lupa. Tapos, ginadala-dala niya yung BP niya. Iwanan niya yung damit niya. Dalawa lang daw ang dala-dala niyang damit. Tapos, nagpunta siya sa ano, sa Lunita. Nag-BP-BP siya. Tapos, pagkagabi, dito lang siya matulog sa Lunita. Nag-renta lang siya ng sako. Mayroon mang palinta. Tag 10 pesos. One night. Tapos, panminsan lang siya maligo. Ang punta siya ang Jollibee, dito siya mag-ano ng mukha niya, magbumog. Mahirap ang naranasan niya. Hindi lang siya magsabi sa akin kasi maano daw ako mag-alala sa kanya. Sa awa ng Diyos, naka-ano na siya. Nakamit siya ng mayroon nag-ano na makapunta sa ibang bansa. Nagtrabaho siya ng clinic para makabayad siya, mabayaran niya yung pag-process. Tapos, nakapraxis na siya. Nag-uwi na siya sa amin, sabi niya, mama, magpunta na ako sa ibang bansa. Sabi ko, ikaw, kung gusto mo, ikaw na bahala, may pinag-aralan ka man. Sabi niya, mama, haunan ka sa kalison. Gusto na ko na may bahay tayo, may mga gamit, tapos,
Hindi na mo mahirap. Kayo ni Daddy, hindi na mo maghirap. Ayaw ko pang mag-asawa. Kasi kung mag-asawa na ako, hindi na ko makatulong sa inyo. Kung makatulong ko, maliit lang akong ibigay. Para lang sa inyo, Mama, magpunta ako sa ibang bansa. Ngayon, natupad na ang pangarap mo, anak. Yung bahay natin, sundi ko lang. Yung bahay natin, ito na. Ito na. Yung bahay natin, bahay kubo. Ito na. Sundi ko lang. Ito na. Ito na. Yung dilim niyang gamit, yung sa bahay kubo namin. Ito na, dining table, chandelier, ito na. Nakatikim na kami ng dining table sa pera niyang pinadala sa akin. Noon, wala kami dining table. Magkain lang kami sa floor. Tapos, ngayon, nakasitim na ako ng magandang dining table. Ngayon, tapos, ano doon? Ngayon, mayroon na akong salasid, binili niya. Salasid, yung TV na malaki, pakilang bibili. Yung TV, malaki. Yung Sawans Mega Pro. Bili ko doon. Yung Red. Bili niya. Yung Red. Ngayon, hindi ko doon. Okay na kayo ang buhay ni Nanay. Nangarap si Nanay na baka bahay kubo. Ito na ang bahay kubo. Kubo. Hayag doon? Sabi niya, Mama, noon mahirap tayo. Wala. Noon, wala kaming mga gamit. Walang TV, walang ano, walang radio. Pero sabi ko sa kanya, Day, ikaw na lang bahala magbili. Kung nangarap ka, ikaw na lang magbili. Para ma-happy ang imong mother na nagbili kang mga gamit sa bahay natin. Ngayon, happy na tayo si mother. Kaya mayroon ng bahay kubo, house and lot with small store. Okay lang. Bisan maliit, basta happy. Ngayon, yan ang makita ka ni tita. No, napoy aso ang alaga, si Bruno. Bruno, ngayon, okay na ang buhay ni Nanay. Sa bagay, sa kanya lang yung mga pangarap. Ako, nagpaaral ako sa kanya. Kaya siya na bahala kung bigyan ba niya yung mother o lili. Okay na. Basta ipaaral ko lang siya. Tapos may manghod siya na nag-aral po. Tapos lang, professional na. Ngayon, okay na si Nanay.
Cô hay như là này, ok nè. Rất là lời là natupad ang mga pangarap sa akong mga anak. Kung wala pa sila ng harap, dili mi katilaw o kinabuhi nga ingon ani. May bahay kubo na, may house and lot, wala kami nagrenta o bahay. Mayroon naming sariling bahay kubo. Mauna akong isulti sa inyo, mga friends is storytelling about my daughter, si Jik Jik, mauna. Ngayon, si nanay, relax na. Relax na. Wala nag-model sa, wala nag-model sa salasin. Katawa lang. Mauna, mga friends, magpaaral tayo ng anak para mahappy lang, magmatanda ka, kung makasurvive ka pa, magaya mo sa akin na mayroong bahay, mayroong mga gamit, na ilosi, binigyan ng allowance. Ako ngayon, okay na akong buhay. Ngayon, praise the Lord. Salamat, Ginoo. Sa mga grasya na nihakan nimo ng akong pamilya. Mauna. O wala pa sila naning kamot. Wala kulon. Nang hurnal kulon. Nang labada. Pero ang akong naagian sa una, nang labada, nang hurnal, kusinira. Wala na kulon. Kay tulang naman kinanay. Wala na. Pero, pasalamat ko sa Ginoo nga nag-langandoy akong mga anak nga makasilaw sa kinabuhi nga okay lang. Makatain ng katatlo sa isang araw. Why about snack? Kaya ang snack, bahaw naman. Bahaw na ang kape. Doon na nilo niya pero snack. 3 times a day, makakain ng kasulo, okay na. Mauna ang buhay sa mother there. Sige, sunan niya po. Magpaaral ng anak para magmatanda na okay ang buhay, makatikim ka pa ng buhay na hayahay. Okay. Yeah. Na nakatapos ang buhay ng okay, iyang manghol. Karon, okay na kayo si nanay. Mauna. Karon, mauna ni. Lakaw dito lang sa nilis lang. Mauna ni ang bahay ko po. Table ni nanay. Hindi ako yung sinulak. Ayun na ito, hinay-hay. Lili, palit, palit. Hindi rin mag-exercise si nanay mag-morning. Dili sa terrace mag-exercise si nanay sa morning. Okay kayo?
to give us all life. Salamat. Thank you, Lord. Sa akong anak. Hey, my friends. Si nanay ni naatay storytelling about sa akong only one daughter. Sundi ko. Ngayon, mayroon akong maliit na store. Maliit na store. Pero happy naman ako. Kahit maliit lang. Happy naman ako. Ngayon, mag-storytelling na takal ngayon. Ilan ko yan lang. Story na ta ngayon about sa akong nag-iisang babae. Na girl. Only one daughter. Nagpaaral ako sa kanya ng medical course. Tapos, nahuman siya. Pero noon, mahirap mag-apply ng mga medical kasi mura lang ang sahod nila. Pero, sabi ko sa anak ko, kahit maliit ang sahod mo, anak, mag-aral ka, mag-ano ka lang para ma-experience ka. Balang araw, may balak ka man na magpunta sa ibang bansa, experience ka na. Bahala o maliit lang ang sahol mo para ma-experience ka lang.